So 40 ng generation mula kay Abraham hanggang kay David. 40 ng generation mula kay David hanggang sa time na binihag sa Babylon ang mga taga-Israel. At 14 din mula nung exile sa Babylon hanggang kay Christ. Yan ang sa Matthew 1:17. Bihag, ibig sabihin in exile. Ibig sabihin pinatapon at saka bihag. Nakakita ano ba kayo ng mga bihag? O kaya yung sitwasyon na preso or yung mga natabunan. Meron isang kwento na may gumuhong building. Nakakita na ba kayo ng gumuhong building? Ang gumuhong building na yon, may mga pamilya na natabunan. May natabunan na pamilya. Dahil malalaki ang tipak ng bato, hindi nila kaya makawala sa pagkaguho. Ngayon ang ginawa ng isang bata, sabi ng bata, huwag kayong mag-alala, kasi marami sila ron eh. Huwag kayong mag-alala. Maliligtas tayo dahil darating si Papa. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya pababayaan. Alam niya, narito ako sa gumuhong building na ito. Sa ilang oras na paghihintay, nakawala rin sila dahil na-rescue sila. Isabihin, hindi sila pinabayaan. Nakawala sila sa gumuho, sa tiyak na kamatayan, at tiyak na kapahamakan. Nakaligtas sila. Sa John 8:36, pag pinalaya kayo ng anak, magiging malaya talaga kayo. Sawa niyo ako manalangin. Aming Diyos, salamat po sa oras na ito, Lord, sa pagkakataon na meron kaming sineselebrate na kalayaan, John 12, Panginoon. At salamat sa mensahe na ngayon, Panginoon, kalaya na yung pag-uusapan. Lord, tulungan niyo kami na maunawaan namin ang sinasabi niyong kalayaan para sa amin. Lord, gamitin niyo akong instrumento upang maunawaan namin ang inyong mensahe sa oras na ito, Lord. Lord, i-anoyin niyo po ako. I-power niyo po ako, Panginoon, na may deliver, Panginoon, ang inyong mensahe sa oras na ito para sa amin, Panginoon. Gamitin niyo po ako mightily. In Jesus' mighty name, Amen, Lord. Amen. Ang haba ng binasa natin, yung family tree ng ating Panginoon. Kumusta? Nagkaroon na ba kayo ng reunion? Nagkaroon na kayo ng reunion sa pamilya niyo? Sa reunion, mapansin natin yung reunion. Makikilala niyo yung bawat isa sa pamilya niyo. Sino na sa pamilya niyo ang Christian? Sino na ang naging Kristiyano sa pamilya niyo? So kung wala pa, kayo pala magsisimula. Sa inyo pala magsisimula magiging Kristiyano. Sa family reunion, mapapansin natin na mayroong mga mahirap na pamilya, mayroong mayaman. Pero mapapansin natin na pare-parehas lang ang saya habang nagre-reunion kayo. Di ba? Sa family reunion. At kadalasan sobrang busy ng mga magulang natin. Mga magulang na bata narito dahil sobrang abala nila na maghanap buhay para may pagkain masarap at para ma-promote, para magkaroon ng magandang karir, para makabili ng mga material na bagay. Sobrang dami nating pagkakabalahan. At sinabi sa Matthew 4:4, pero sumagot si Jesus, sinabi sa Scripture, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nanggagaling sa bibig ng Diyos. Ang pagkakabala-bala natin, may kulang. Dapat abala tayo spiritual, abala rin tayo. At kung abala tayo material, dapat abala rin tayo spiritual. Dahil hindi naman tayo mabubuhay ng sa tinapay lang o sa material lang o sa career lang. Kasi mayroong napakayaman niya, pero hindi siya masaya.
merong sobrang sagana, napakasarap ng pagkain, pero parang wala pa rin. Ibig sabihin, ang buhay ay hindi lang sa tinapay, kundi galing din sa bibig, sa salita ng Diyos, para talagang buhay na buhay. Paano mo ba hahanapin ang Diyos? Saan ba natin makikita ang Diyos? Kasi sabi na natin sa Matthew, ang haba ng ninuno ng Diyos eh. Galing kung sino-sino pangalan na basa natin. Saan ba natin makikita ang Diyos? Saan ba natin siya makikita? Makikita natin siya, tama, sa puso natin. Kapag nakita na natin siya, kapag kagaya nga ng isang patotoo kanina na naramdaman niya ng malaya siya, naroon na ang Diyos. Dahil ang Diyos ang tunay na palaya sa atin. Halimbawa, meron tayong naging habit na natin. Naging habit natin ang salita ng bad word. Na parang nakalakihan na. Kasi ikaw pa lang ang Christian eh. Ikaw pa lang isa sa pamilya nyo. Minsan, nakapagsalita ka ng bad word na hindi mo sinasadya or kaya konting galit lang, konting sitwasyon lang na hindi mo magustuhan, galit ka na kaagad. Bakit kaya? Kasi meron pang galit sa puso mo. Meron ka pang daladalang galit. At kapag ka nakapagsalita ka pa ng masama na hindi ka nakakonsensya, ibig sabihin, wala pa ang Diyos totally sa puso mo. Ano pa lang siya, knowledge, by knowledge lang. Alam mo may Diyos, pero hindi ka pa pinananahan ng Diyos. Dahil ang Diyos, ang tunay na papalaya sa atin, siya ang tunay na nag-guide sa atin, nagkakaroon na tayo ng konsensya sa lahat ng ginagawa natin. Dahil ang Diyos ay matuwid na Diyos, Diyos na banal. Kaya lalakad tayo ng ayon sa kabanalan ng Diyos. Isa kasi tayong tao, konting sitwasyon lang ang dating gusto, galit na tayo eh. Dahil unang-una, maraming pinaghugutan ng galit. Meron tayong galit sa puso natin. Paano maalis yung galit na yun? Yung galit na yun, para maalis natin yung galit na yun, unang-una, patawarin mo yung sarili mo. Kasi meron kang galit. Kanino ka galit? Maaring sa tatay mo, sa nanay, sa kapatid, sa pinsan, kung sino mang nakasakit sa'yo. Minsan kasi yung galit na yan, yan ang dahilan na hindi tayo nakakalaya. Hindi tayo nakakalaya sa sitwasyon dahil ang galit na yan ang naroon. Dapat meron tayo yung pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Diyos ay nagmamahal sa atin. Kaya dapat yun ang naghahari. Kapag naramdaman mo na meron ka ng malasakit sa kapwa mo, yung tipong nakikita mo na yung sitwasyon na maliwanag na sa'yo. Kasi marami mga hindi ating gustong sitwasyon. Pero maraming minsan, sabi natin, puro na lang kabiguan ang nangyayari sa atin. Pero tandaan natin na ang kabiguan ay hindi siya kabaliktaran ng tagumpay. Ang kabiguan ay bahagi ng tagumpay. Dahil kung bigo ka ngayon, matututo ka, malalaman mo na may merong tagumpay dahil naranasan mo mabigo. Kaya kung tayo ay naging failure minsan sa mga relasyon, minsan yan ang isa sa pinaka worst na sitwasyon, yung mga relasyon na napipail tayo. Pero minsan yung hugot na kung nagmahal ulit tayo,
yung sakit na nararamdaman natin sa dinanas natin sa kung sino man nakasakit. Parang siya nagsasuffer, parang siya yung sa kanya natin na ibabalik. Kailan makalaya tayo doon maging malaya tayo na ang Diyos ang magpalaya sa atin totally. At sinabi sa mga gawa 16:31, sumagot sila, maniwala ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang pamilya mo. Kung bakit natin binasa yung family tree, dahil kilala mo naman siguro yung lolo mo, lola, nanay, tatay, lahat ng angkan mo, kilala mo. At ikaw, kung ikaw pa lang ang Kristiyano sa ngayon, maliligtas ikaw at ang pamilya mo. Amen. Nais mo ba iligtas ang pamilya mo? Amen. Amen. Ngayon, ang kaligtasan yun ay galing sa ating Panginoong Hesus. Aalisin ng Diyos ang tanikala. Ano-ano ba yung tanikala na yan? Yung mga nagpapagapo sa atin. Minsan, ang nagpapagapo sa atin, yung mga utang, yung mga bills, karamdaman, mga masakit na emosyon. Marami yung mga nagpagapo sa atin na minsan akala natin yun na yung parang wala na natapusan, na parang puro nagtatrabaho tayo, trabaho ng trabaho para sa karir, para mayroon tayong masarap na pagkain. Pero ang lahat ng yan ay dapat nating mawala. Dapat mawala ang lahat ng tanigala. Ang lahat ng kadena, ang lahat ng gapos, ang lahat ng pagkakakulong sa atin. Dapat nating mawala yan. Dapat magkaroon tayo ng peace of mind. Dapat magkaroon tayo ng kapayapaan. Dahil ang Diyos natin ay kapayapaan. Minsan napakasaya natin eh. Pero dumarating din sa sitwasyon na bigla lang tayong nalulungkot. Yung parang napakasaya, yung parang cloud nine. Minsan may mga sitwasyon na ganyan. Na parang napakasaya, maging aware tayo bilang Kristiyano, dahil yung sayang niyan, nanakawin niyan ng may kukuha ng saya mo. Yung saya mo, pwedeng mawala instant, lalo na nagsiserve ka sa Panginoon. Dahil sinabi sa John 10:10, dumating ang pagnanako para lang magnakaw, pumatay at manira. Dumating ako para magkaroon ng buhay ang lahat, yung buhay na masagana. Dahil ang bawat sitwasyon natin, pagka hindi tayo aware, lalo na saan pumapasok ang mga bad situation. Minsan, mapasok siya sa pamamagitan ng dila. Pagka hindi tayo aware, meron tayong nasabi na yung kasing sitwasyon natin bilang Kristiyano, nasa circle tayo, imagine niyo yung circle, yung bilog na sitwasyon na nandun ka sa loob, na yung circle na yun, sealed yun ng Holy Spirit. Ngayon, wala makapasok na mga bad spirit sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Ganun na ang pagiging Christian. Pero pumapasok siya sa pamamagitan ng dila, sa pamamagitan ng salita. Maling salita lang. Bakit natin masabi yung maling salita? Nakapagsalita tayo ng mali dahil yung puso natin hindi siya fulfilled. Kaya akala natin lahat ng sinasabi natin, joke lang. Minsan, joke lang naman yung ano natin eh. Parang nag-aala tayo, parang gusto lang natin maging masaya lang. Kaya sobrang boring na sitwasyon sa mundo ito. Minsan hindi tayo aware, may sinasabi tayo na parang joke lang naman. Pero yung sa pag-joke na yun, doon pumapasok yung bad spirit. Kaya minsan, nagkakagutay-gutay tayo. Napapasok tayo ng mga bad situation, mga bad spirit, dahil
sa pamamagitan ng salita. Doon kasi siya pumapasok. Sa pamamagitan kasi ng salita, naroon kasi yung isipan natin, yung puso natin. Kaya napaka-sensitive na maging Christian, yung totoong Christian. Kasi ang Christian talaga, sila ang nagiging buhay na aklat ng Diyos. Sila yung lumalakad na living testimony. Sabi nga eh, huwag mo na sauluhin yung Bible. Huwag mo na sauluhin, pero yung lumakad ka ng may takot sa Diyos, na namumuhay sa Diyos, marami kang mawiwin, marami kang mapansin. Sabi nga nila, yan ba yung Christian? Minsan ganun eh. Yan ba yung Christian? Kaya makikita nyo, bakit may mga Christian tayong kilala? Minsan sa pamilya natin, Christian siya pero nag-backslide. Nag-backslide siya. Totally nag-backslide. Pero huwag natin siyang isipin na nag-backslide. Dumaan lang siya sa dark mind. Dahil ang totoo, ginutay-gutay ng kalaban ng devil ang kaligayahan niya. Ang kanyang pagkatao, ang kanyang emosyon, ang kanyang pagiging Kristiyano. Dahil ganun talaga ang kalaban eh. Nagninanakaw niya eh, yung meron ka. Meron kasi tayong kasiyahan bilang Kristiyano. Pero napatid na yon dahil dumating ang ating Panginoong Jesus at natagpuan natin siya sa puso natin. Kung tunay kang Kristiyano, tunay na nariyan ang Diyos sa puso mo, kung tunay na lumalakad ka sa kabanalan, meron ka ng kapangyarihan. May kapangyarihan ka. Kaya mong sabihin kung anong gusto mo na maging, kung anong material meron na gusto mo. Dahil itong mundo, sa Diyos ito eh. Ang tunay na sa Diyos ito. Sabihin mo na yayaman ka. Yayaman ka talaga eh. Sabihin mo na ang gusto ko, Rolls, yung mga sasakyan na mga mamahaling sasakyan, magkakaroon ka talaga. Talagang may kapangyarihan ka. At ikaw ay mayroong peace of mind. Hindi ka na masyadong gahol ng gahol na maghanap buhay. Ang career, it follows dahil meron kang maliwanag na isip. Tunay na magkakaroon ka ng liwanag na kung anong nais mo sa buhay mo. Meron ka ng kaliwanagan. At walang imposible sa Diyos. Lahat ng gustuhin mo, lahat ng pangarap mo, sabihin mo nga, itong chance natin sa gaya-gaya, possible to, magkaroon pa nga tayo ng Coliseum. Totoo yun. At nag-work talaga yun. Itong simbahan natin, magkaroon tayo ng isang malaking simbahan. Amen. Na magaya ng simbahang malalaki. Amen. At talagang tayo, sa ganitong maliit lang muna na simbahan, nagkakatipon dito, tinitrain tayo para sa malaking simbahan. Kaya kung pasinin nyo, bakit narito yung malalaking pastor, Reverend Jerry Peñalosa? Bakit narito sa isang maliit na space? Bakit narito sila Pastor Aquilino sa layo ng Marilao? Narito sila. Bakit nandyan si Pastor Ernest? Inihanda kasi tayo. Mga hindi ordinaryong personalidad ang narito sa kaya-kaya. Inihanda kasi tayo para sa malaking gawain. At walang imposible sa Diyos. Walang imposible. Palalayain kanya sa karamdaman. Hipuin mo nga lang ang damit ng Diyos. Hipo-hinipo lang ng isang babae ang damit niya. Nakalaya sa karamdaman. Ano gusto mo? Yung makalaya sa kahirapan? Natural na akala mo lang mahirap ka. Kasi ang meron ka lang, kukonti lang na isda. Pero sa konting isda, ipinalalangin ng isdang yon,
napakain ng marami, ang ilang libo, sa ilang pirasong isda at tinapay. At akala mo, kapapansinin mo, wala na ako eh. Wala na ako ni... Ito na lang ang meron ako. Ito na lang anong meron ka ngayon. Kasi yun nga yung sinabi sa kasulatan na ang meron lang siya. Oil na lang, gapatak na lang. Sabi, anong meron ka? Meron akong oil na isang lutuan na lang, wala na. Sinabi niya, isalin mo yun sa ano at dumami na ipagbili pa. Sabi, walang imposible sa Diyos at isipin mo sa mula sa araw na ito, malaya ka na. Malaya ka sa kahirapan. Dahil pinalaya ka ng Diyos. Siguraduhin mo lang na dumating ang Diyos sa buhay mo. Siguraduhin mo lang na ang Diyos talagang nasa iyo. Kasi kung alam lang natin, dumating ang Diyos sa kapitbahay natin. Hindi naman sa buhay mo. Pwede masabihin sa katabi mo, buhay ang Diyos sa buhay ko. Buhay ang Diyos sa buhay ko. Buhay ang Diyos sa buhay mo. At siya ay hindi nagbabago. Sinabi sa Hebreo 13:8, hindi nagbabago si Jesus Christ. Kung sino siya noon, ganoon pa rin ngayon at sa habang panahon. Amen. Aming Diyos, salamat po Panginoon sa oras na ito na binigay niyo ang mensahe sa amin, Panginoon. Lord, salamat po na nagkaroon kami ng tunay na kalayaan, Panginoon. Tunay na kalayaan sa karamdaman, sa kahirapan, Panginoon. Lord, salamat at nariyan ka. Ikaw ang Diyos, ikaw ang may-ari ng mundong ito. Ikaw ang aming Diyos. Lord, napakaliit ng mundong ito. Napakalaki mo, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito ay nilikha mo lamang, Panginoon. Kaya ang lahat ng ito, Panginoon, na kiniklaim namin, Panginoon, na pagyayamanin mo kami. Financially, spiritually, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, na pinalaya mo kami sa aming mga ugali, Panginoon. Lord, maghari ka sa buhay namin, Panginoon, na ikaw ang tunay na maghari sa buhay namin, Lord. Na sa bawat oras, Panginoon, sa pagising namin sa umaga, Panginoon, hindi cellphone, hindi kape, Panginoon, ang hanapin namin. Lord, ang hanapin namin ay ikaw, Panginoon. Lord, manalangin kami. Sa umaga pa lang, Panginoon, sa pagtulog namin, Lord, manalangin na kami, Panginoon. Lord, pasalamatan namin ang lahat ng sitwasyon. Mabuti man o masama, Panginoon, dahil, Lord, lahat ay pangyayari mo at lahat, Panginoon, sa likod ng pangit na sitwasyon ay may magandang nangyayari sa buhay namin, Lord. Lord, palayaan niyo kami, Panginoon, sa aming emosyon, Panginoon, Lord. Bigyan kami ng peace of mind na maging malaya na kami, Panginoon, totally. Magkaroon kami ng peace of mind, Lord. Ang aming mga guilty, Panginoon, ang aming mga nasaktan, Panginoon. Patawarin niyo kami, Panginoon, Lord. Bigyan kami ng tawad, Panginoon, sa bawat isa, Lord God, na patawarin namin, Panginoon, ang mga nagkasala sa amin. Patawarin niyo rin po kami, Panginoon, sa mga kasalanan namin. Lord, linisin niyo kami, Panginoon, at maramdaman namin ngayong John 12, Panginoon, ang tunay na kalayaan mula sa inyo, Panginoon. Tunay kami maging malaya, physically, spiritually, Panginoon, at sa lahat ng sitwasyon, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.